Today po, magluluto po tayo ng low-carb rendang chicken. So, ipapakita ko po sa inyo ang aking ingredient. Itong native na ano manok. So, isang buong manok yan. Gin-slice ko na siya ng ganyan, kalalaki. Then, meron ako ditong turmeric leaf. Native ng turmeric leaf. Lemongrass. Lime leaf. Asam kaping. Star anise. Then, onions. Shallot, garlic, chili, fresh turmeric, langkwas, ginger. Okay guys, samahan niyo ako sa paggagawa. Okay mga kachika, i-chop natin ang ating ginger, langkwas, and fresh turmeric. Slice natin siya ng maliit para madali natin siyang i-blend. Ganyan. Tapos na, meron ako ditong candle nuts. So, ihahalo ko yan siya. So, ayan ang aking mga ingredients. Ang aking onions, garlic, ginger, langkwas, turmeric, everything is there. So, i-blend ko na siya. Ayan mga kachika, nilagyan ko siya ng tubig. So, ready to blend na. Chika, mainit ng aking kawali. Lalagyan ko na siya ng oil. So, lagyan natin ng about 4 tablespoons ng mantika. Okay. Na ingredients. Itutoast natin siya hanggang na lumabas ang kanyang mantika. So, lutuin muna natin itong ating ginblend na ingredients ng mga kachika. Okay mga kachika, dito sa aking small pan, kailangan ko ng coconut flakes. So, itutoast ko siya mga 3 kutsara. Lagyan natin ng 1 kutsara ng coriander seed, small amount of fennel seed. Okay, so i-toast natin yan. Hanggang na lumango siya. Okay.
na-brown na siya ng konti. Means, naluluto na siya. So, ayan, okay na siya. Pwede nyo lang patayin ang apoy. Okay, turn off the fire. Ayan. So, ilagay natin sa blender na gin-blend natin kanina ang ating coconut flakes. So, ayan. Tubig. At i-blend ulit. Ayan mga kachikan. Ano na ang ating sauce. Pero kailangan pa rin natin siya lutuin na talagang nag-aano na yung mantika niya bago natin ilagay ang manok. So, ihahalo ko ang aking gin-blend na coconut flakes just now para maluto siya. So, halo natin siya dito. Kasi itong coconut flakes yan ang nagpasarap sa rendang. So, kailangan talaga meron siya. Okay, so lutuin natin siya. Mga kachika, paste ang ginawa mo. So, it take time to cook. So, i-cover and then it don't flush everywhere. Ayun mga kachika, ready na ang aking sauce. So, ayan, nakikita nyo na siya. Nagiging iba na ang kulay niya. At ang kanyang oil ay lumabas na. So, means ang kanyang water, nag-absorb na, nawala na. So, naging ganyan na siya. Kaya, add na natin ha. Lang siya haluin para hindi siya mag- dikit sa baba. Pag palagay nyo hindi naman ano yung oil nyo na nilagay doon, pwede nyo kayo magdagdag ng oil. So, lagay natin ang manok. So, i-toast natin siya hanggang na mag-iba ang kulay ng ating manok. Ayan, ikita nyo. And then, lagay natin ang ating lemon brush, star anise, at ang asam kape. So, i-toast well lang natin siya mga kachika hanggang na mag-change color ang chicken natin. So, i-cover ko siya for a while. Okay mga kachika, lalagyan ko na siya ng aking nor cubes. And then, I add a bit of kunyit powder, just a bit, just 1 teaspoon only, okay? And then, i-add na natin ang ating turmeric leaf, lime leaf, so i-add natin yan siya lahat. Toasted well. So, toasted well lang natin siya para mag-combine ang ating mga ingredients. Okay? So, leave it for a while before we add the water. I cover. They need time to time. You need to mix, mga kachika. Okay? Okay, mga kachika. Ayan ang ating chicken. So, you see, after 1 hour like this, but still another hour. 1 more hour. We need the sauce is really thick. So,
still more cooked. Mmm, smell good. Okay, we cover it first. Ayan mga kachika, almost done already. So, titikman natin siya kung tama sa lasa. Pag kulang, dagdagan natin ang kanyang seasoning. So, hindi siya enough sa salt. Dadagdagan ko siya ng asin kasi hindi ko pa siya nalagyan ng salt. So, I need to put 1 teaspoon of salt. A bit of sugar. Then, add a little bit more the butter. So, stir it. So, kailangan ang rendang mga kachika, maging ganyan siya. Lumalabas ang kanyang oil. Yan ang nagpapasarap sa rendang. So, ayan. It take 2 hours to cook this one. Especially, you use the native chicken. So, it take long time because it's hard. Like, not like a normal. When you cook this rendang chicken, you use the native chicken. It's the taste very nice. So, ayan. Okay na ang lasa. Another 15 minutes. Tapos, okay na siya. So, mga kachika, nasa inyo na po ang panlasa. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyo na lasa. I-adjust nyo na lang po ang panlasa nyo kasi hindi naman tayo pare-pareha sa taste ng pagluluto. So, depends on you guys. Okay? Okay mga kachika, okay na yung aking rendang chicken. So, we turn off the fire.